Naniniwala po ako base sa aking investigasyon ng perang nawaldas at o ninakaw ay humigit kumulang 15 billion pesos. Claim na Poles is defiant, at times even answering back. But the supposed brains behind the pork barrel scam is no match for Senator Miriam Defensor Santiago. Senator Bong Revilla acquitted of plunder in the first ever judgment in the multi-billion peso pork barrel scandal here in the Philippines. A recent study by a global auditing firm shows bribery and corruption have worsened in the country over the last... Isa sa pinakamalaking sakit ng ating bansa at maging sa ibang bansa rin ay ang patuloy na isyu ng korupsyon o katiwalian. Ang korupsyon ay nakaukit na sa loob ng ating sistema at naisasagawa sa pang-ekonomiya at panglipunan ng mga kadahilanan na may pansariling interes. At isang baluktot na kahulugan ng katapatan sa mga kaibigan at kamag-anak. Ngunit, masabi pa talaga nating isa na nga ba itong parte ng ating kultura? Isa sa napanayam namin si Ate Eileen, residente ng Montalban, Rizal, Sitio, Bula. Isa sa mga apektado ng korupsyon at pamumulitiko ng mga gobyerno. Eileen Carlos, 36 years old, nakatira sa Sitio, Bulak. Sa kalagayan namin dito hirap. Wala masyado pumapansin sa amin na kalagayan ng mga nasa makaupo. Hindi kami tulong kung anumang kalamidad na darating sa buhay namin. Kagaya tamaan kami ng baha, pag lumapit kami, hindi ng tulong. Ito, walang dumarating. Parang pinagtulakan kami ng kabilaan ng barangay ba. Kagaya namin, hindi ko ng tulong doon. Ano yung buhay namin dito? Itulak ka sa kabilang barangay. Sabihin, hindi namin kayo sako. Pero butante kami dito. Binabaliwala kami lahat. Ano po yung gusto niyong sabihin sa gobyerno sa inyong kasalukuyang kalagayan po? Sana, hinihiling ko lang matulungan kami dito. At hindi lang, hinihiling sa sarili ko, kumbaga kami, pari-pariyo kami dito. Pari-pariyo kami. Gusto ko lang naman, maging maayos yung tirahan ko na hindi kita ni Sapa, di ba? Hindi tamaan, mag-isipti lang yung mga anak ko. Magkaroon lang ng umimawa sa amin talaga na magkaroon kami ng kaunting hanap buhay. Yun lang naman ang anak ko. Mapansin man lang kami na mabigyan din ng edukasyon ng mga anak ko. Kahit sabi naman ng mga, yan lang silang pangarap ko mapatapos. Inig ka lang, ha? May patuloy ka lang sa amin. Yan ang inarapol. Kasi lahat naman ng nanay, inahangat ka ng mga anak, mapatapos. Yan ang manangiling ko. Yung mapansin man lang yung lugar namin, ako na marami naghihirap. Nakikita ng kabila kung paano kami para ng bubuk. Pero neighbor sila, humingi ng, ano na, baka pwede naman tulungan natin yung kapitbahay doon. Kasi nga, kawawa naman. Walang umaano sa inyo, walang tumatawag pa. Nakakano mo kayo, natangay na yung mga ano niyo. Baka pwede naman tumawin kayo dito. Korupsyon, katiwalian o pangungurakot ay tumutukoy sa kawalan ng integridad at katapatan. Ito ay karaniwang tumutukoy sa pampolitika ng korupsyon na nangyayari kapag ang isang individual na nasa posisyon sa pamahalaan o isang empleyado ng pamahalaan ay umaasal sa kanyang kapasidad bilang opisyal ng pamahalaan para sa hindi nararapat na sariling kapakinabangan. Sa philosophical, theological o moral na talakayan, ito ay tumutukoy sa espiritual o moral na kawalang puridad at paglihis sa anumang kanais-nais na pag-aasal.